ang 11 araw na labanan sa pagitan ng mga taga-Israel at ng Hamas sa Palestina, datapot pansamantalang nahinto ay mayroong mga masaklap na nangyari na sinisilip ng mga bansa ngayon na di umano may ugnay sa war crimes. Sino sa dalawang ito ang nakagawa ng krimen laban sa mga mamamayan? Marahil ang tunay na motibo ng dalawang panig ay nagugat sa kung sino ba talaga ang may-ari ng buong lupain. Mga Palestinian o mga Israelita? Ano ang sabi sa Biblia at ng Quran? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungang totoo ba? Ano ang nagaganap ngayon sa gitnang silangan? Sa kasalukuyan, medyo tahimik ang mga sundalo ng Israel at ang grupong Hamas matapos ang 11 araw na pakikipaglaban ng dalawa. Ganun pa man, hindi maialis sa isipan ng marami ang mga nadamay na walang malay at walang labang mamamayan. Noong 19 ng Mayo, inulat ng Independent na 65 ang mga batang napatay sa loob ng 9 na labanan sa pagitan ng Israel at Palestina. At matapos lamang ang ilang araw, 21 ng Mayo, ayon sa ITV News, umabot na sa sobra sa 70 mga bata ang namatay sa labanan. Sa kabuuan, sobra sa 200 katawang nasawi mula sa Palestina at 12 naman mula sa Israel. Dahil sa mga masaklap na pangyayari, sinabi sa ABC News na ang sangay ng United Nations, ang Human Rights Council, ay mag-iimbestiga ng war crimes na maaaring naganap sa labanan ng Israel at Palestina. Ayon sa ulat, sa loob ng 11 araw, sobra sa 248 ang namatay sa Gaza, kabilang ang 66 na mga bata at 39 na kababaihan. Ito din ang sabi sa AP News na ang pagtira ng Israel sa Gaza ay maaaring masangkot sa war crimes. Ano man ang dahilan ng magkabilang panig, hindi nito kayang gawing tama ang pagpatay sa mga walang labang sibilyan, lalo na sa mga bata at nakatatanda. Kaya kung susuriin ang pangyayari, marami ang hindi makakaiwas na pumanig sa isang partido. Kung ikaw ay isang Muslim, sigurado papanig ka sa mga Palestinian. At kung ikaw ay isang Hudyo, walang duda kakampi ka sa mga taga-Israel. Kaya kailangan pairalin ang mabusising pag-iisip para hindi maging bias ang isa. Huwag kalimutan na sino man ang iyong panigan, hindi ng mga nito may babalik ang buhay ng mga nadamay. Sino ang may-ari sa buong lupain? Ano ba ang basehan upang matukoy kung sino ang tunay na may karapatan sa isang lupain? Kung sino ang unang tumira doon? O kung kanino ito pinamahagi? Kung ganon, nararapat lang na bumalik hindi lamang noong panahon ni Haring David, ngunit sa kasaysayan ng mga Canaanites. Dahil ayon sa Biblia, sa libro ng Genesis, Kabanata 15, mula sa 18 versikulo, ang sabi, "Nang araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham na sinasabi, ibinigay ko ang lupaing ito sa iyong binhi, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates." Batay sa Biblia, tunay ngang ibinigay ang lupain ng Canaan sa mga Israelita. At nabanggit din ito sa Quran, ikalawa ng Al-Baqarah, versikulo 122. "O mga anak ni Israel, alalahanin na pinaboran ko kayo at kung paano ko kayo pinarangalan higit sa iba." At sa 5 ng Al-Ma'ida, versikulo 21, ang sabi, "O aking bayan,
pumasok sa banal na lupang itinakda para sa iyo ng Allah at huwag kang bumalik upang ikaw ay hindi maging talunan. Mapagtatanto na kinikilala sa Quran at sa Biblia ng mga Israelita ang unang binigyan ng karapatan sa lupa ng Canaan. Ganun pa man, hindi na ito tinatangkilik ng mga Muslim ngayon sapagkat naging suwail ang mga Hudyo sa kasunduan ng Diyos. Ito din ang sabi ng bagong tipan na masuwayin ang mga Hudyo sa harapan ng Diyos. Subalit kung ang pagbabasihan ay kung sino ang nauna ay siyang may-ari ng lupain, masasabi na ang mga Canaanites na ang kani Canaan, apo ni Noah, at mga nakapaligid na tribo sa lupain ang nauna sa teritoryo. Kung sila ang nauna, nasaan na ang lahi ng mga Canaanites ngayon? Marahil magugulintang ka kung maririnig mo na napagalaman sa National Geographic ng mga Arabo pati Hudyo ngayon ay may lahing Canaanites. Ayon sa pagsusuri sa DNA ng mga Hudyo at mga Arabo, ang mga ito ay may lahing Canaanites. Kung hindi ka naniniwala, ito rin ang sabi sa Haaretz na ayon sa pag-aaral, maraming mga Hudyo at Arabo ngayon ay may lahing Canaanites. Paano ito nangyari? Madali lang ang sagot. Nung pinatalsik ang mga sinaunang Canaanites sa lupain, ang mga mamamayan ay lumipat lamang sa mga karating na teritoryo. Bagamat mahigpit na pinagbabawal, nagkarelasyon ang maraming Hudyo sa mga paganong nasyon sa paligid. At ganito din ang naganap sa mga angkan ng Arabo. Kung iisipin, ang magkapatid na sina Ishmael, ama ng mga Arabo, at si Isaac, ang ama ni Israel, ay pareho nakapag-asawa ng ibang lahi. Sa katunayan, si Rebecca, asawa ni Isaac, ay may lahing Babylonian, at ang asawa ni Ishmael ay isang Moabite. Kaya ang dugo ng magkapatid na Hudyo at Arabo ngayon ay parehong may halong ibang lahi. Kung ganun, maaaring sabihin na pareho silang kalahi ng Canaanites na nauna. Sa lupang ipinangako. Sino sa dalawa ang may karapatan ngayon? Kung nais ng isa na maarok ang katotohanan, nararapat lang na suriin ito ng walang kinikilingan. Totoo, nahango sa Biblia at sa Quran, ibinigay ang lupang pangako sa mga Israelita. Batay din sa Quran at sa Biblia na naging suwail ang mga mamamayan hanggang sa hindi na ito pinaburan. Batay sa pruweba ng Agham, gamit ang DNA analysis, maraming Hudyo at Arabo ang lahing Canaanites, lahi na naunang tumahat sa Canaan. Mga punto na hindi pwedeng ipagsawalang bahala kung ilalahad ang katotohanan. Marahil hindi ka maniniwala kung maririnig mo na ang kasagutan sa patanungang sino ang may-ari sa buong lupain ay alam na noon pa ng mga Muslim at ng mga Hudyo. Ngunit dahil sa hidwaan ng dalawang magkapatid, ang katotohanan ay nabaon sa malalim na alitan at ito ay unang sinalaysay sa buhay ni Haring David. Kaila sa marami na ang salitang Palestina ay hindi Arabo. Ito ay sinalin mula sa wika ng mga sinaunang Ehipto, tinawag na Pilestim, at sa mga Assyrians, tinawag na Pilistu. Dahil sa mga Romano, naging Syria, Palestina. Ayon sa Britannica, noong mga taong 132 CE, matapos maagapin ng mga Romano ang isang pag-alsa sa Israel, pinangalanan ng emperador na si Hadrian ang lupain ng Judea na Syria, Palestina bilang isang probinsya ng mga Romano sa Israel. Ang pangalan ay hango sa mga sinaunang Filisteo, ang angka na pinagmula ng higanting si Goliath na pinatay ng batang si David. Abangan ang kasunod na kabanata upang mabigyang liwanag ang mga paksang mahirap ipaliwanag. Anong aral ang mapupulot dito? Mayroon mang karapatan ng tao na manirahan sa isang lupain, magtayo ng tahanan at magtatag ng pamilya. Wala itong karapatang kumitil ng buhay para sa kanyang makasariling pagnanasa. Tandaan, kahit sino pa ang iyong panigan, Hudyo o Muslim,
hindi na maibabalik ang buhay ng mga batang walang malay. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral, dahil mayroong mga naniniwala at marami rin namang naghihinala. Ikaw, narok mo kaya ang katotohanan? Ang tanong. Totoo ba?